Hello po, good evening. Magandang gabi po. Nang Miyerkules, ano? May 5, 2021. Kumusta po kayo, no? Welcome po sa ating channel, the OFW Trader. At gaya po ng dati, pag-uusapan po natin yung mga stocks na mga paborito po ninyo. Yung mga trending stocks po na palagi po nating nire-request at pinag-uusapan sa atin pong Facebook group, ano? Stock Market Strategy TNF, no? Kung gusto po ninyo mag-membro doon po sa aming trading group na patuloy na lumalaki, ay sa video description po, maski po sa video ito, pag na-upload ko na po, ay makikita nyo po, no, sa bandang ibaba yung please join our very active Facebook group. Click lang po nyo yan at dadali na po kayo doon sa aming Facebook group na meron na po mahigit na 10,000 members. Ano? Ito po yan, ano? Okay. Mag-join po kayo para magkasama-sama po tayo mga kapwa traders and investors na patuloy na nagtutulungan, paano po tayo nagpapayuhan, walang hype, walang bashing, paano po tayo kikita, no, sa daigdig ng stock market both globally and PSE, no? Okay? Sa kasalukuyan po ay ito nga po, nakikita po ninyo sa ating sa inyong screen ang ating Philippine Stock Exchange Index, ang PSEI, ay patuloy na bumababa. Pero bago po yan, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong nagayahan kayo, mag-invite kayo na mag-subscribe at pakitik na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos po natin, ano. At sinasamantala ko na rin pong batiin ang ating mga yung mga nag-comment po dun sa ating previous video. Si Bossing Mojo Traveler, palapalagyan po natin, ano, taga-subaybay. At sana po kayo, kung gusto po ninyong kayo ay aking ma-shoutout sa susunod na video, dito po sa video ito, ay mag-comment po kayo at para po kayo aking mabati, ano. Okay, hindi na po natin magtatagal at marami pa po tayong pag-uusapan. At sa gabi pong ito ay meron po tayong bonus sapagkat isasali po natin sa bandang dulo ng ating analysis ang ilan sa mga crypto assets na kasalukuyan pong bumabanat ng paglipad ngayon, ano? Okay? Pag-uusapan din po natin 'yan, mga ilang crypto assets yung mga sikat, pag-uusapan natin na alam ko pong kasalukuyang tinitrade ng marami, kaya po siguro ang mga stocks maging sa global sa US ay humihina din, ano? So tingnan po natin. At babalikan po natin 'yan mamaya pagkatapos po nating ma-analyze itong mga paborito po nating stock sa Philippine stock market. Okay. Pababa po ang ating index. Kagaya po ng inyong nakikita, yung pong nakita nating falling wedge ay hindi pa rin po nagmamaterialize. Malakas pa rin po ang downtrend, sabi po ng ating DMI, at ang stochastic RSI po ay pointing downward. At wala pa po tayong nakikitang positive cross, which means hindi pa po ito magbabounce. No? Okay. Sa sector po natin, mining and oil lang po ang umangat ngayon, which is umangat po siya ng 1.27%. And the rest ay red, no? At ang pinakabagsak po ngayon ay holdings, which bumaba po ng negative 1.29%. At yung pong all shares natin ay bumaba po ng 0.62%. Sa madalit sabi po ay may bahagya pong naging pagbaba sa mga majority po ng stocks na patuloy pong nangyayari hanggang ngayon, ano? Dahil nga po sa sitwasyon ng ating merkado, hanggang hindi po siguro natatapos tong crisis na ating kinalalagyan, mananatili pong nasa loob ng nasa ilalim ng ulap, no? Under the cloud ang ating market, ano, at pointing downward po lahat ng mga MAs. Sa weekly chart po ay downtrend pa rin, ano, downtrend din. So, okay. Ang ADX po ay above 25 at ang red directional index po o ang negative ang nasa ibabaw. Basag po ang 6,300 support. Ang presyo po niya ngayon ay 6299.69.
At wala pong kami tsamitsa sa baba, baka po ito magpatuloy pang mas bumaba pa. So, hindi po natin alam kung saan po siya magbabounce. Most probably po, sana naman, no? Malapit-lapit na po ang kanyang recovery. Para naman po kumita na po yung ano. Pero ito po ay magandang pagkakataon sa mga pumuposisyon po sa mga blue chips companies na nakapagdadagdag po sila sapagkat ang mga presyo po ay bumababa. You can buy cheap, no? Yung mga magagandang mga big names po natin, no? Sa market. Net foreign po natin. Ang net foreign po natin as usual still selling negative 653 million. Still selling po. Wala pa pong araw na nalumamang ang buying sa net foreign. So unfortunately, sana naman po ay makabawi na po ang ating merkado. Below MA 200 na po siya. So napalaga pong napaka-bearish. Mag-umpisa na po tayo para hindi po tayo magtagal, para po wag masyado humaba ang ating oras. Umpisa na po natin sa mga paborito po ninyong stocks. Okay, although po pabagsak ang ating market dito po sa mga stocks na ating i-analyze ngayon, which is most of them are popular, no? Trending, ay karamihan po sa kanila ngayon ay green. No? Okay. Dalawa lang po ang red dito sa lineup natin. Bababa lang naman po. Ano? Unahin na po natin si ASM. Si ASM po ay gaya po ng inyong nalalaman ay bumagsak nga po. Binasag nga po yung 7 pesos support po niya, na. At ngayon nga po ay malapit po siya sa 670 na support. Current candle po niya is isa pa rin pong bearish candle. At ang sinasabi po ng ating directional indicator ay siya po ay still sideways sa daily chart. Napakababa po ng kanyang average directional index, siya po ay below 20. Napakababa. So, wala pong malalaking movement sa ngayon. Wala pong trend. Non-trending po ito pong si ASEAN. Ito po pinakamahirap na i-trade yung mga ganitong movement. Ano? Non-trending. Pero kung kayo po'y marunong ng range trading, pagkakakitaan niyo po ito. Pero sa kasalukuyan po, ito pong kanyang current leg. Yung current swing po niya ay talagang bababa. No? Makikita po ninyo, pag nilagyan po natin ang channel, ay nagsuswing po siya pababa. So lamang po ang pagiging bearish nito. So hanggang wala po tayo nakikita talagang malino na pag-angat niya, ay hindi po tayo kikita dito po kay ASEAN sa kasalukuyan. Ano? So wala po tayong buying signal. Sa weekly chart po natin ay talaga pong nasa oversold area na po siya. So sana nga po magkaroon na po siya ng strength na pumanik muli. Pumasok muli po doon sa above 20 niya, which is a sign of a reversal. Ano? At pag-angat po niya on the bullish side para po magkaroon tayo ng buying signal. Okay? So abang-abang na lang po kung saan pong support sasaluhin. Ito pong si ASEAN. Net foreign po natin. Ang net foreign po ay patuloy na bumibili. Ano? That's a good thing. Ano? At least, sunod-sunod na araw po, napapansin po ninyo na pumapasok sa kanya ang mga foreigner. No? Though, pumababa po siya. No? So, meron po itong reason behind. Ano? Siguro po dahil nga po dun sa mga upcoming or yung mga existing or upcoming mga projects po niya regarding the renewable energy, which is the new trend. Ano? Sa larangan po ng enerhiya. So, iwanan na po natin yan. Ang next po natin ay si PHA. Abang lang po kayo, ano? Nang buy signal, wala pa po. PHA po natin, still sideways. Bumagsak lang po siya ngayon ng 0.49%. Ang current candle po niya ay isang spinning top malapit po sa 205 or malapit po sa 2 pesos support. At bagsak na bagsak po ang ADX po niya. Ito po ay very, very non-trending. Napaka-weak po ng kanyang trend. At may bearish cross pa nga po tayo sa stochastic RSI. So, still misalignment of the stars sapagkat yung mga MAs po niya ay nasa ibabaw. Tinanggap po natin ang MA 200. Ang MA 100 po ay nasa ibabaw na rin niya. Ang MA 200 po, nasa taas pa yung MA. Nasa taas pa niya si MA 200. Meron pong maliit na buying sa kanya pong net foreign ngayong araw na ito, which is 2.6 million.
Mas malaki kaysa kahapon, ano. So, compared kahapon, mas malaki. Ito naman po ninyo dito sa chart, ano. Ayun, mas mahaba po siya ngayon. So, tingnan po natin. Pumapasok din po ang kanyang mga foreign investor. Pero, ay ka nga po, sideways lang. Wala po tayong nakikita pang entry. Dito po kay PHA. Okay? Sideways sa daily, sideways po. Ayun, sa weekly chart po ay meron po siyang trend at uptrend po siya. Pero currently nga po ay nasa oversold po si Stochastic RSI, wala pong signal pa, napapanik siya, no? Sa weekly. Although siya po ay sinasabi na meron pang uptrend move, strong uptrend movement, ano? Okay. So, antayin na lang po natin, nabigyan tayo ng magandang galaw, tsaka po tayo sumakay. Umangat po si Merrimart ngayon. Si Merrimart po ay umangat ngayon ng 0.85. Mababa lang, ano? Right. Current candle po ni Merrimart ay isang spinning top. Could be a sign of reversal pagka po na-confirm bukas. Pero ang stochastic RSI po natin is still pointing downward. Ang ating pong directional movement index ay sinasabi po na siya po ay sideways pa rin. Wala pa rin pong trend, non-trending, no? So range trading lang po tayo sa kay Merrimart sa kasalukuyan. At malakas pa po yung pagiging actually sa weekly chart po, downtrend siya, no? Yun po ang matamlay, no? Na tikat na katotohanan. So ibig sabihin, currently po nagsasideways sa weekly, sa daily. Sa weekly po mas mas kitang-kita po yung kahinaan ng kanya ano, nung kanya pong movement, ano. Kitang-kita naman po niya pag nilagyan po niyo ng channel niya, ano. Okay. Downtrend po 'yan sa weekly. So ibig sabihin, pag pinagtagal mo yung pera mo sa kanya, mas lamang na sa malamang na bumaba pa, ano. Okay? So the next week we could still expect na makabumaba pa siya. So Lingguhan po ito, ano, na matamlay, no? Okay? Let's see what's gonna happen. Pero sa ngayon po, wala pong buy signal. Huwag po muna kayong ano, puposisyon dito po kayo, ano. Kung kayo po walang hawak, pero dun sa mga, siyempre, yung mga investor ay opportunity nila na makapagdagdag. Dahil ito po ay kasalukuyang bumababa, makabili na mas maraming shares ni Merrimart. Net foreign po niya. Balik po tayo sa net foreign. Matating net foreign pala. Net foreign po niya ay selling din. At siya po ay bagya na po palang binasag yung ME200. Ano? Okay. Yung ME200 po natin, ito blue line. Hindi pa po ganun kahabaan kasi nga po kaka-IPO lang po niya last year. No? Alright, net foreign po niya ngayon ay selling, may maliit pong selling, negative 1.103, negative 19.64K or 19,000, no? Negative 19,000, ang kaya nga po ay nag-selling po ngayong araw na ito kay Merrimart. So wala po tayong buy signal, wala pong galaw, wala pong trend si Merrimart until today, as of today. Next po natin ay si APL. APL po tayo. APL po, nagbigay po ng positive cross ang ating pong stochastic RSI. This could be a sign na muli po siyang papanik, pero sideways lang po ito, no? Current candle po ay isang spinning top. At mas malapit po sa support, no? Malapit-lapit po sa support. So, can be a sign of reversal, pero maghintay po kayo ng confirmation candle, no? Since ito nga po ay sideways lang, ay ito po ay range trading lang po tayo sa kanya. Weekly chart. Ang weekly chart po niya ay uptrend pa naman, kaya nga lang po kitang-kita rin po ang kanyang bearishness. Sapagkat wala po tayong natatanaw na currently po ang candle po niya ay hindi po masasabing reversal candle at pababa pa nga po, ano? Baka maging bearish 3 tapos ang susunod na candle green, ano? Hindi makakabawi, ano?
Although bullish pa po ito sa weekly, pero napaka-weak po ano ng mga indicators po niya. Nagkaroon nga po ng bearish cross si MA9 tsaka si MA20. So, pangit ang weekly chart niya. Although sa daily po ay sideways po siya. Ibig sabihin po nito ay pag binasag pa yung kanya pong support, which is ang pinakamalapit po yung 18 centavos, 20 centavos, yeah, tama, 18 centavos, eh baka mas bumaba pa to continue the weekly bearishness po niya. Okay? Net po rin po tayo, huwag tayong masyado magtagal sapagkat wala naman po talagang maganda pa tayong natatanong sa stock, sa stock na to. 226.2 ang kanya pong positive net foreign. Ano? So meron pong buying sa kanya ngayong araw na ito na maliit na amount. No? Maliit po sapagkat kumpara po kahapon mas malaki yan. So tinan po natin. Wala po tayong entry signal kay APL, so abang-abang lang po ng magandang opportunity. Be patient. And patience is the key. Sabi nga. Next po natin ay si Dito. Dito Natics, ang manok ng bayan, laging una sa mga survey, sa mga list ng mga trending stocks. No? Sa kasalukuyan po ay this could be a possible reversal. Pwede po natin sabihin ang current candle po ay bullish harami. Pwede po yan, pwede. No? So, hindi pala, hindi naman. Kasi wala siya sa gitna. Okay, unfortunately po, hindi po siya reversal candle. Nung maliit pa, kala ko bullish harami. Pero hindi. No? So sa ngayon po, wala po tayo natatanaw na malinaw na reversal dito po kay Dito. Si Dito po ngayon ay downtrend. No? At wala pong pointing downward pa nga po si Stochastic RSI. Downtrend po sa month daily chart. Sa weekly chart po ay downtrend na rin. Ano? So, okay. Wala po tayong buy signal. Abang na lang po tayo kung saan po siya muling babawi. Sapagkat under the cloud nga po siya at below MA50. Bearish na bearish po ngayon ang ating pong manok na si Dito. Net po rin po natin. Negative 265, ibig sabihin po nagbenta na naman ang mga foreigner sa kanya. Okay. Ayun. Kahapon buying, ngayon lumamang ang selling. So, let's hope for the best. At above MA200 pa rin naman. So, tingnan po natin kung saan po siya muling aangat, ano? Dati po ay tumalbog po siya dito sa 850. Tingnan natin. Baka po i-retest pa niya yung 850. Let's see what's gonna happen. Okay. Next po natin ay si BSE. Next po natin ay si BSE, guys. Si BSE po ay kasalukuyan ding pababa, no? Pero sideways lang po ito. Kailangan po nating malaman kung nasaan ang kanyang lower range. Currently po ay nakatuntong sa point or sa 80 centavo support. Tingnan po natin kung yan na po yung pero kitang-kita po natin mukhang itong 0.68 or 0.70 area ang kanya pong lower range yan, sa kanyang sideways movement, no? Sa weekly chart po ito, ang lakas pa ng trend niya eh. Uptrend ang sinasabi pero kitang-kita po natin na kaya po uptrend kasi nga po ay nasa ibabaw po yung green sa kaysa sa red. Pero kung mapapansin po niyo, nagde-decline po yung nagde-decline po yung green at lumalapit po sa red. Ibig sabihin, lumalapit po ito sa bearish reversal. Sana naman po ay huwag magtuloy. Okay?
Pero sa nakikita po natin, weekly chart po ito, eh mukhang malakas po yung ano, possibility na ganun ang mangyari. Sa daily chart po natin, kitang-kita naman po natin na below the clouds po siya, no? Do green po siya ngayon, pero below the clouds po yung kanya po ano. Ang maganda pong diskarte rito ay abangan na lang po natin, bigyan tayo ng buy signal. Kung ginagumagamit po kayo ng stochastic RSI, pagka po nag-cross above the 20 level or 25, paangat, no? Yung po magandang entry sa kanya. Kasi nga po, big sabihin po nun, talaga pumapanik na siya, no? Yung po eh, kumbaga eh, after the bounce, no? Nag-bounce na siya at umaangat na. Huwag po kayong pumapasok dun sa hindi pa nagba-bounce. Kailangan po after the bounce, ano? Sabi nga eh, nung isang libro na sinulat ni Mark Minervini, kung di ako nakakamali, do not catch a ping pong ball, not an egg, no? Kasi yung egg, pag bumagsak, basag yun, no? Yung ping pong ball, tumatalbog yun, pagtalbog niya, tsaka mo siya saluhin, at tsaka kasumalo. Huwag yung ano, maghintay ka mag-bounce. Huwag yung pababa, tsaka ka na. Tsaka mo siya sinasakyan. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan pa siya posibleng mababa. Net foreign po natin, kay BSE. Net foreign po, meron po siyang buying ngayon, 1.2 million, no? Napakaliliit po nung, kasi, ayun, may maliit na, kumpara po sa mga previous volumes, no? May maliit lang po, pero second day, no? O, ba, sunod-sunod na araw naman po, ano, na may maliliit po siyang, pagbili na ginagawa ang mga foreigner. Okay? Still above MA200 pa naman. Pero talaga pong kitang-kita natin na pababa, no? Wala pa po tayong nakikita. No? GMA7 po, pumanik ng 4.67%. Wow! Ganda. Ganda po ng panunulay niya sa MA, ano, no? MA50. Talagang lumalakas itong Kapuso Network, eh, no? Ito nga po, mayroon pong buying signal si Stochastic RSI, ano? Kanina po yun, ano? Kung nakabili kayo kanina, ganda ng entry, ano? Kasi si Stochastic RSI po ngayon pa lang pumapasok, no? Ibig sabihin to, lalakas po si Stochastic RSI, ibig sabihin yan, aangat po yan. Pero ngayon nga po, currently, siya po ay sideways kasi below 25 po yung ADX niya. Pero, pwede po itong magkaroon ng pagbabago pag nagpatuloy po siyang pumanik, ano? Pwede pong si ADX ay mag-bounce din at mag-pointing upward. Okay. Mukha pa mag-fill the gap. So, abangan po natin yan. 850. Maganda-ganda po, ano? Maganda naman po ang earnings niya, ano, eh. 127% din. Eh, yung GMA. So, yung mga, no? Yung mga nag-average down. Kung halimbawa hindi nakapagbenta, nag-average down siya dito nung mag-bounce. Eh, makakabawi at mabilis, no? Kasi ang ginagawa kasi ng iba, binibenta yung kalahati tapos papasok ulit sa ilalim, ano, para mabilis pong mabawi yung loss. Ganda pong strategy yun. Gawin po ninyo. Ang tawag po dun ay averaging down without adding money. Without adding funds. Kasi ang ginagamit ninyo, yung ting existing funds na ano ninyo, no? Na nakaposisyon, na binawa, kinahinati nyo lang tapos pumasok ulit kayo sa ilalim. Ganda po yun. Okay? Maganda po ang galaw po nito si GMA. Obserba na lang po natin kung mag-fill the gap at kung magpapatuloy po siya, maganda po, no? Ang magiging galaw po nitong si GMA. Weekly chart po natin kay GMA. Sa weekly chart po, napakalakas pa ng uptrend movement po niya. Ano? Pointing upward po si ano? Pointing upward po yung positive directional index. At although pointing downward po yung, ano, yung ating stochastic RSI, eh, paangat naman po siya dito. Eh, may konting divergence tayong natatanaw. Pero, Tingnan po natin. Kasi nga po, malakas naman po ang nakikita natin. Ano, no? Mayroon po siyang potential na pumalik. Above MA9 na po siya at possibly pong in the near future magkaroon na naman ng tinatawag na positive cross. Maganda-ganda po. Ano? Ang nagiging galaw ng GMA Network News. GMA Network pala, hindi pala news. Okay? Kapuso. Wala po itong net foreign sapagkat ito po ay network, no? Hindi po pwedeng pa mayroon foreigner na magmay-ari ng network, no? Okay? Kaya po yung may mga yung ibang network na may foreigner na may-ari, nagiging issue, no? Kaya nga po nung isa, kaya nga po nung sa kabila, no? In-issue yung pagiging American citizen ng kanilang owner. Okay?
Next po natin ay PX, umangat po siya ng 5%. Uy, breakout. Ang ganda ng banat ni PX ha. Nag-breakout po ito. Ang ganda po ng banat ni APX. Ah, sorry, ni PX. Pasensya na po kayo. At binasag po niya yung 680. Tingnan po natin kung magtutuloy-tuloy po siya. Ang natatanaw po nating posibleng maging harang po niya itong 7 pesos. So, alisto po kayo dyan. Tingnan ko lang po kung 52 week high level. 52 week high po, level po niya ay 57.09. Above MA 200 po siya. At meron po siyang net foreign ngayon na 288.45 to 5% po ito. Maganda-ganda to. At tingnan po natin kung magtutuloy. No? Ang sinasabi po ng ating DMI po natin ay siya po ay very strongly uptrend. At kaya nga lang po, pumasok na po si, pumapasok po si Stochastic RSI below 80. Yan po ay selling signal ng ibang gumagamit ng Stochastic RSI. Pero sa nakikita ko po, pagka po, sa nakikita ko po mga, ay, ano no? Sasya na po kayo doon. Ay siya po ay malakas pa naman kasi above MA 9 po siya at kitang-kita na naman po natin ano yung mga ano po niya no yung mga MAs po niya ay talagang alignment of the stars at kung titingnan po natin sukatin nga po natin kung gaano na po ang inangat niya mula po nung bumanat siya ng pag-angat noong pong April 14 hanggang sa kasalukuyan po ay kumikita na po ng 52.42% ang mga nakabili noong pong April 14, ano? Noong kanya pong pag-angat. Kung ginamit po ninyo si Stochastic RSI, nakabili po kayo dito noong April 7 pa. Kaya nga lang po, medyo magbabounce po siya. O pwede rin dito sa dip. Sakto-sakto. At saka dito po sa pag-angat po ng DMI, dito po ginagamit din pong buy signal yan. Pag bumuka si green tsaka si red, pwede pong buy signal. Sakto-sakto po doon sa pag-breakout niya. Sa Ichimoku Club. Anyway, next po natin is si Del Monte. Last po natin sa stocks. Del Monte. Net po rin po ni ano? Ni PX, Philex Mining. May buying po ang net po rin niya. Meron pong buying na 288,000. So, sakyan lang po hanggang pumapanik. Pero pag nakakita po tayo ng weakness ng trend, kung kayo po ay trader, syempre, ay, alam nyo na dapat ginawa nyo dyan. Ano? Dapat naka-trailing stop na po kayo dyan sapagkat maganda po yung galaw niya. Wala pong masyadong malalaking pullback. Ano? So, dapat naka-trailing stop kayo. Siguro kung ano, mag-trailing stop kayo sa 650, pag tumama sa pag binasag yung 650 or ayan, bitaw na kayo yung mga nakabili sa bandang ibaba no? Okay. Okay, next natin si Del Monte na tayo. Del Monte na tayo. Ganda kasi ng chart eh. Baka kamukha ni PX ha. Aba. Galing ha. So patuloy din po pumapanik. Kaya lang po ang laki po ng selling ngayon ng ano na, ng net foreign. So above MA 200 po siya. At talaga naman po napaka-bullish pa nitong si ano. Si Del Monte. Magmumukha po naging maganda yung resulta ng IPO news niya, no? Although sa utang nga po gagamitin yung magiging ano. Yung funds na makukuha sa IPO. So, ang current candle po niya ngayon umangat po ng 8.7%. Congratulations po dun sa mga lalo na sa mga nakabili sa bandang ibaba. Alignment of the stars at magkakaroon pa nga po ng positive cross. Okay. Sa mga nagbabalak pa na po pumasok, mas maganda po magabang na lang po kayo ng bounce para po maganda po ang entry. Do not enter at the peak, always enter at the dip. Okay? Malakas pa po ito. Napaka-bullish po ng stock na ito sa kasalukuyan. Eh? Sa weekly chart po niya ay ayun, pumapasok na po sa overbought at talaga pong bukang-buka ang DMI Senyalis po. At ang ADX po 75 pa, Senyalis po ng napakalakas po niyang trend sa weekly chart pa yan, ano? Guys. Ibig sabihin ni
matagal-tagal ka pang bibigyan ng kita niyan. Yung malakas pa yung weekly niya. Lalo siguro sa monthly. Let's check the monthly chart. Ang monthly chart po niya, ganda. Bumasag ng ulap. At nagpa-platining po siya, no? Sa overbought. Huwag niyo pong pansinin yung overbought kapag ka malakas ang trend. Insignificant po yan, no? Kahit po nasa overbought yan, pwedeng sa kanya yan. Basta po, provided na malakas ang trend, no? Kapag ang ADX po ay above 25, pwede pa po yan bilhin. Trust me. Monthly chart po, napakaganda pa. Weekly chart, napakaganda. Daily chart, maganda rin. So, sakyan po hanggang pumapanik. At yung mga papasok pa lang, no, ay sa pullback pumasok. Sa bounce. Sa pullback, then bounce. No? Okay. Diyan po natatapos ang ating stocks analysis. Isasali po natin ang ilang sikat na cryptocurrency, ang Dogecoin. No? Na available na rin po sa eToro. Late ko lang nalaman. Salamat po doon sa nag-inform. Ang Dogecoin po natin, patuloy na pumapanik, no? Dito na natin silipin. Tatlo lang naman ang ating i-analyze. Dogecoin, Bitcoin, at saka po Ethereum. Dogecoin po ay nagtutulak ng 52-week high level. Malakas pa po ang trend niya. Ang stochastic RSI po niya ay nasa overbought area na. Pero pag may trend, kahit po yan nasa overbought, siya po ay pwede pa nating bilhin. Sa ngayon, kung wala po tayong makitang entry sa daily candle, pumasok po kayo sa 1-hour chart. No? Kagaya po ngayon, nagtatouch po siya dito sa MA9. So, abangan po natin bigyan tayo ng positive cross ito kasi pwede po nyo gamitin to. Nabigyan kayo ng signal, then enter po. No? Okay? Napaka-bullish pa rin po niya maski po sa 1-hour time frame. No? Lakas po na ngayon trend. Okay? So, hanggat pumapanik, sakyan, congratulations po sa mga kumikita na ng napakalaki dito kay Dogecoin. Ano? Okay? Di po tayo nakasakay agad dito sapagkat ito po ay hindi naman kasali sa eToro, no? Which is our broker. Ano? Yung pong nasa Binance, kung hindi ako nakakamali, coins.ph ba? Kung kayo po nakasakay dito, congratulations po sa inyo. Next po natin ay si Bitcoin. Okay, this is our time frame. Si Bitcoin po pumapanik sa our time frame. Currently po ay, si Bitcoin po kasi ngayon ay sideways lang, ano? Sideways lang, pero mukha pong nagsusustain po itong flat bottom ni Ichimoku Cloud at currently po pumapanik po siya. Ang upper range po niya ay 52-week high level. Sideways lang po si Bitcoin sa kasalukuyan. Hindi po siya downtrend, hindi po siya uptrend. Range trading lang po tayo sa kanya. Pag pumapanik, tumama sa resistance, benta. Pag bumaba, nag-bounce sa support, pasok. No? Or kung mayroon po kayong shorting option, you can short on and long both ways. No? Okay. Daily chart po yan. Weekly chart po natin. Sa weekly chart po ay ayun, may positive cross pa. No? Sinyalis na muli po siyang papanik. Muli po siyang papanik ngayon sa current swing po niya. Muli po siyang aangat. Napaka-bullish pa po niya sa directional index po natin. So, tingnan po ninyo kung makakaposisyon pa kayo dito kay Bitcoin. Lagi po ninyo tatandaan, lagi po ay magte-trailing stop sapagkat hindi po natin alam, ano, kung hanggang saan po ito papanik. What comes up need to go down. No? Kaya po, pagka po, para hindi po kayo, para po hindi masayang yung gains, lagi po kayo mag-trail stop, mag-set po kayo ng trailing stop loss. Last po natin ay si Ethereum. Ethereum, ETHUSD. Si Ethereum po, napakalakas pa rin po ng kanyang trend. Siya po ay talagang napaka-uptrend pa, no? At alignment of the stars. Currently po, parang nagpo-form po siya ng flag, no? Parang nagpo-form ng flag, which is later on ay baka po basagin at magpatuloy po magtulak ng 52-week high level. Wala po tayong buying signal kung tutuusin sapagkat bearish po, pababa po sa stochastic RSI. But you can try also the hourly time frame kung gusto ninyo. Kung saan kayo maganda makakapasok. Abangan po ninyong bigyan kayo. Sideways lang po siya sa hourly time frame sa kasalukuyan. At abangan po ninyong bigyan kayo ng buy signal ni stochastic RSI. Or kung ano man ang ginagamit nyo, mas maganda po kasi ay sa dip kayo makapasok. Yan. Congratulations po sa mga kumikita sa mga cryptocurrency sa kasalukuyan. Gayon nga po, ang mga cryptos ay talagang nagliliparan. Ano? XRP, Bitcoin, ADA, Ethereum, BNB, Dash, Dogecoin at yung Uni USDT. Wala po ito sa eToro. Lahat po sila ngayong green at ang gaganda po ng mga gains po nila. Ano? Okay?
Hanggang dito na lang po at muli po tayo magpapaalam sa inyo para po bukas uli ay magkasama-sama po tayo. Patuloy po kayong sumubaybay at suportahan po ninyo ang aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe, no? At pag-follow. No? Okay? Mag-join po kayo sa aming trading group at magkita-kita po kayo tayo muli. Hanggang dito na lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy trading. Congrats po sa mga kumikita. At matamlay po ngayon ang stock market, both global and PSE. So hanap po tayo ng ibang market na po pwede po nating masakyan, ano? Para po ika nga ay kumita o at least ma-diversify po ang ating portfolio. God bless po sa ating lahat at always keep safe.